Happy Saturday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Malaking bahagi po ng bansa ang magkakaroon ng mainit at malinsangang panahon muli. Epekto ito ng mahinang habagat dito lamang po sa may offshore or sa West Philippine Sea. Meron tayong namatang high pressure area dito po sa silangan ng Luzon. At yung tinatawag na ridge o yung extension ng high pressure area na ito ay nakakaapekto po sa eastern sections of central and southern Luzon. Kaya naman, pagdating dito sa Luzon, asahan niyo mas kakaunting mga paulan at konting kaulapan. Dito naman po sa Visayas and Mindanao, may mga cloud clusters tayong malapit dito sa may silangan ng Eastern Visayas at posibleng magpaulan sa malaking bahagi nito. Samantala, wala naman tayong namamataan po na kumpulang ulap na posibleng maging sama ng panahon, low pressure area or bagyo man sa susunod na tatlong araw. Sa Luzon po, asahan ng malaking bahagi ng Luzon magkakaroon po ng generally fair weather conditions. Ilang lugar magkakaroon ng maaliwalas na panahon at pagsapit ng tanghali magiging mainit at maalinsangan. Dito sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius. For Metro Manila, mas mainit pa sa ngayon hanggang 34 degrees. In other areas sa may southern Luzon, pinakamainit ang 32 to 33 degrees Celsius. Sa Ilocos Region hanggang 32 degrees. At dito sa may Baguio, pinakamalamig pa rin mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Pagsapit po ng tanghali, asahan na yung mga kaulapan dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, northern portion of Zambales, maging dito rin po sa may Palawan and Occidental Mindoro. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, asahan na yung mga pulupulong mga pag-ulan or localized thunderstorms dito sa may Ilocos, Cordillera, malaking bahagi po ng Cagayan Valley, dito sa may parteng Tarlac and Nueva Ecija and Zambales. At dito naman sa may Masbate, meron din po mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon. For Metro Manila at mga kalapit lugar dito sa Calabar Zone and southern part of Central Luzon, possible lamang yung mga saglit na pag-ulan na nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras pagsapit ng hapon. Sa ating mga kababayan po dito sa Eastern Visayas, gayon din sa Dinagat and Surigao del Norte, umaga pa lamang dahil po doon sa cloud clusters na namataan natin, posible na yung mga pag-ulan. Then sa natitira ng bahagi ng Visayas, sa central and the western part, ganyan din sa Mindanao, asahan po ang sa umaga, bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap ng kalangitan. Sa tanghali, asahan na yung mga kaulapan at mga pag-uulan for the rest of Visayas, ganyan din sa malaking bahagi ng Mindanao. At pagsapit po ng hapon hanggang sa region, at dito rin po sa Soccsaggen. Ngayong araw at maging sa susunod pa na tatlong araw, wala tayong inaasahang gale warning or banta na matataas na alon, equivalent yan sa mga sea travel suspensions po natin. Asahan from 0.8 hanggang 2.1 meters or almost isang palapag po ng gusali kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po dito sa may western side ng ating bansa at dito rin po sa may extreme northern Luzon. Then sa ibang lugar naman, nasa isang metro, kalahati hanggang isang metro po taas sa mga alon ang mararanasan sa open sea. Sa susunod na tatlong araw dito po sa Metro Manila, by tomorrow, araw ng Linggo, ay asahan pa rin po yung fair weather conditions, maaliwalas na umaga hanggang tanghali, mainit sa tanghali, then possible lamang yung mga saglit na pag-ulan pagsapit ng hapon. Pagsapit naman ng Lunes at Martes, partly sunny to sunny skies naman tayo at mataas yung chance ng mga localized thunderstorms muli pagsapit po ng hapon. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa Baguio City, very ideal pa rin ang mamasyal dahil asahan yung bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Yun nga lang, pagsapit po ng hapon, mataas ang chance ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. So sa mga lalabas po ng bahay, siguruhin pa rin na magdala ng payong. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, asahan from Sunday hanggang Tuesday ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May mga chance na napag-ulan sa umaga hanggang sa hapon po. May mga chance rin ng mga 1 to 2 hours na localized thunderstorms. So magdala rin po ng payong. Sa atong mga ka-XO'nan din na sa Metro Cebu, asahan ang generally mainit na panahon pagsapit ng Linggo hanggang Tuesday. Then mataas ang chance ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang early evening. Yung ating temperatura maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At panghuli sa atong mga ka-XO'nan din ha, sa Metro Davao. And for the entire Davao region po, no, mula Sunday hanggang Tuesday, ideal pa rin po na mamasyal at magsampay kung kinakailangan sa umaga hanggang tanghali. Pagsapit po ng Linggo, bahagyang maulap hanggang sa kuminsan maulap ang kalangitan.
sa Monday and Tuesday, mas magiging maaraw at meron lamang saglit na chance na mga pag-ulan sa early evening.